Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan! Matapos po ang tatlong taon, muling ipinagdiwang at ibinalik ang traditional na translasyon ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa ngayon po ay inaabangan na ng mga deboto dito sa may Quiapo Church ang nalalapit na pagdating na andas. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagdating ng mga namamanata dito sa may paligid na simbahan para po sa oras-oras na misa para sa poong Nazareno. At sa tala po ng Philippine National Police, kaninang hapon lamang, umabot na sa mahigit 122,000 mga deboto ang dumalo sa mga misa. Punong-puno pa rin po ng mga deboto ang kahabaan ng Quezon Boulevard. Samantala, mabilis po naging usad ng andas ng poong Nazareno na ngayon nasa kay Quezon Boulevard na. Yan po ay hindi pangkaraniman sapagkat taon-taon ay inaabot po tayo ng umaga bago makarating sa simbahan. Pero kahit ilang beses na nagpaalala po ang pamunuan ng simbahang Katolika, nagpumilit pa rin na sumampa ang mga deboto sa andas. Naputol naman ang lubid po na humihila dito sa kalagitnaan ng prosesyon. Live mula dito sa may Quezon Boulevard, nagpapatrol si Jervis Manahan. So Jervis, ano ngayon ang naging epekto na naputol ang lubid sa translasyon sa andas? Yes, kabayan, tuloy-tuloy pa din ang translasyon kahit na naputol ang isang bahagi ng lubid ng andas. Naapektuhan lang ang pagmamando ng ruta nito pero hanggang sa mga oras na ito ay patuloy naman ang pag-usad ng andas. Sa ngayon ay nasa Quezon Boulevard na ang andas ng poong Nazareno at malapit na makabalik sa Quiapo Church. Sa katunayan ay naging mabilis din ang pag-usad nito nang magsimula ang translasyon kaninang umaga. Balikan natin ang mga pangyayari sa pagbabalik nga ng translasyon ngayong araw. Bago maghating gabi ng Martes, ikasyam ng Enero, hindi na mahulugang karayom ang Quirino Grandstand dahil sa dami ng mga deboto. Lahat sabik sa pagbabalik ng tradisyong natigil ng tatlong taon. Ang traslasyon o ang pagpuprosesyon ng imahe ng itim na poong Nazareno pabalik sa simbahan ng Quiapo. Nagsimula ang pista sa taimtim na misa na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Sa prosesyon ng traslasyon, ipakita natin si Jesus sa isa't isa. Sa paghatak natin ng lubid, ipakita natin si Jesus na humahangos sa atin at umaayos sa mga buhol na mga problema natin. Sa pagsalya natin sa likod ng andas, ipakita natin si Jesus na tumutulak sa atin upang makausad tayo sa pagbabagong buhay. Matapos ito, sabay-sabay umawit ang mga deboto at naglabas ng mga puting panyo at bimpo para magbigay pugay sa poong Nazareno. Maraming taon ang kanilang hinintay para sa sandaling ito. Kaya hindi sila makapaghintay na muling lumakad kasama ang imahen ng Nazareno. Pagpatak ng alas 5 ng umaga, nagsimula na ang traslasyon. Dihamak na mabilis ang simula ng daloy nito. Kumpara noong taong 2020, ang huling taong idinaos ito bago ang COVID-19 pandemic. Bumuhos pa nga ang ulan, pero hindi natinag ang mga deboto tulad na lang ni na Vincent at Fidelino. Blessing po yan ng Nazareno.
sobrang naming namisin ni ano yung pong Nazareno po. Syempre hindi namin nakita kasi syempre 5 years po na 5 years po ang ano deboto niyan. Yun ang panata ko po sir kahit ako'y mahirap. Basta ang kuwang ko lang sa kanya na pahabaan ang buhay ko at saka iwas ako sa lahat ng mga sakuna, disgrasya at saka yung pamilya ko na walang malubhang sakit, yung walang karamdaman po. Yun ang iling ko sa kanya. Kahit mahirap lang ako, basta habang buhay ako maglilingkod sa kanya. Bilang bahagi ng panata, namahagi ng libreng pagkain ang ilang kainan sa daan ng prosesyon. Nagluto po kami ng pancit, meron pong pa chicken and Shanghai, and of course bottled water. Next week po talaga namin na sobrang dadagsa yung mga deboto ngayong taon. Kaya po nag-ready po kami kahit papano, kung hindi mo mabigyan lahat yung mangingilan na dadaan para mabigyan namin sila ng pagkain and tubig kasi alam po namin na sobrang siksikan talaga ngayong taon. Kahit anong paalala at pagbabawal, maraming deboto pa din ang sinubukang sumampa sa andas. Pero hindi sila pinapayagang magtagal. Hindi tuloy naiwasan na may mga sumama ang pakiramdam o masaktan. Pagbaba ako sa andas kanina, malapit naman sa torno namin, bababa na ako. Naipit ng kasamahan ko rin na nasa harapan ko. Pag-aong ko ng ganyan, naipit. Pasado alas 10 ng umaga, nakapasok na ang andas sa Arlegui. Tulakan pa din sa pag-agaw sa lubid, kaya naputol ang bahagi nito na agad namang naibalik sa Quiapo Church. Sa kabila nito, tuloy ang prosesyon at bago magtanghali, sumuot na ang andas sa maliliit na eskinita ng Fraternal hanggang Farnesio Street. Sinasabuyan pa ng tubig ang mga nakikiisa na tinatanggap nila na tila pagbebendisyon. Hindi maitatago ang tuwa ng mga deboto na nakita ng malapitan ang imahen ng Panginoong Jesus. Masarap sir, siyempre panata yan eh, lagi naman natin ginagawa taon-taon. Mahirap sir, pero kailangan mo tisin yun eh. Magaan ang pakiramdam ko, medyo na ano rin yung nasakit sa katawan, natatanggal din. Alas 3 ng hapon ay nakarating sa San Sebastian Basilica ang Poong Nazareno para sa tradisyon ng Dungaw, kung saan pansamantalang tumigil ang imahen ng Nazareno sa harap ng simbahan, habang nakadungaw naman ang imahen ng Our Lady of Mount Carmel de San Sebastian. Kabayan, sa mga oras na ito ay punong-puno ng mga deboto itong kahabaan ng Quezon Boulevard at inaasahan na sa ilang oras na lamang ay makakabalik na nga ang andas ng Poong Nazareno sa Quiapo Church. Kabayan. Maraming salamat, Jervis Manahan. Kabayan, ang aking hawak-hawak po ay ang bahagi ng lubid na siyang humihila sa andas na naputol nga po sa harap ng Sebastian Church, kung saan nangyayari po ang padungaw na sinasabi, kung saan ang Mahal na Bilin del Carmen ay lumalabas po ng San Sebastian Church upang salubungin ang Poong Nazareno. Dito po naputol ang lubid na humihila sa andas. Ito po ang bahagi niyan. Samantala, tuloy-tuloy naman ang buhos ng mga deboto ng Poong Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Nasa harapan po kami ng simbahan ng Quiapo. Bagya naman ng kagulo dito sa May Plaza Miranda kanina nang ipilit ipasok ng mga deboto ang naputol na lubid ng andas. At live mula dito sa May Quiapo, Manila, nagpa-patrol si Robert Mano. Robert! Kabayan, ongoing at tahimik yung isinasagawang misa dito kaninang alauna ng hapon nang biglang bumulusok yung mga deboto mula dito sa bahagi ng Quezon Boulevard. Bit-bit nila yung naputol na lubid ng andas ng Poong Nazareno. Tinawid nila yung mga bakal dito dahil ang nais nila, kabayan, ay maihatid dito sa simbahan yung naputol na lubid. Agad naman silang nakontrol ng mga ihos at maging ng PNP. Ito ang eksena alauna ng hapon sa Plaza Miranda. Habang idinaraos ang banal na misa sa Quiapo Church, biglang umingay sa kalapit nitong Quezon Boulevard.
Pinag-aagawan doon ang lubid na naputol mula sa andas. Dinala ang bahagi ng naputol na lubid sa Plaza Miranda na patuloy na pinag-aagawan ng mga tao. Agad isinara ang gate ng simbahan para makontrol ang mga deboto. Wala na lubid yung... Wala na pong lubid. Tao na lang dadalang ito. Ba't dinaretso na dito yung lubid? Dinaretso talaga siya dito. Matapos maibalik ang putol na lubid sa simbahan ay isa-isa rin silang pinalabas. Sinabi ng simbahan ng Quiapo na hindi ito unang beses na nangyari sa traslasyon. Hindi rin dalawang lubid ang naputol. Ang kaliwang bahagi lang ang umiksi matapos maputol sa bahagi ng Arleg Street Corner, Quezon Boulevard. Dalawa pa rin po ang lubid na humihila po doon sa ating andas. Hindi ho nakaka-apekto sa pangangasiwa ng ating andas ang lubid. Sa marami hong pagkakataon siguro na matiyagan ninyo na minsan nauuna ho ang andas kaysa sa lubid. Ang lubid ho ay nandiyan para ho sa ating mga deboto na may pamamaraan pa rin sila ng tinatawag ho nating pamamasan. Bago ito, maayos at payapa ang oras-oras na misa. Kabilang sa mga nagsimba ang 88 anyos na si Lola Concepcion at asawa nito na naging deboto ng puon matapos dapuan ng sakit. Minsan, mayroon trabaho yung mister ko, wala. Kaya yon isa rin yung magkasakit kami, mga anak ko. Sa awa ng Panginoon, ni Mahal Nazareno. Ayan, ito, nakaabot ako ng ganitong edad. Gusto ko pa kasi mga pamilya ko, lalo mga apo ko na malakas ang mga katawan, hindi kami masyadong magkasakit. Kaya yun talaga, basta kaya ko pa ng katawan ko. Ang magkapatid naman na ito sumalang sa paghila ng lubid. Nakagisna na nila ito sa kanilang tatay at dahil may edad na ang ama, ay sila na ang sumalang sa traslasyon. Si Papa po kasi matanda na, hindi na po niya kaya. Kaya nagsimba naman po sila. Kami na po yung pumalit po. Mas naging okay po siya, mas mabilis. Mas mabilis po yung usad nung andas po. Dalangin nila ang paggaling ng kanilang lolang may sakit. Si Maylin tatlong beses na operahan noong 2020 pero hindi siya nawala ng pag-asa na siya ay pagagalingin ng itim na Nazareno. Opera po ako sa matres, sa mayuma at bituka. Nakalabas ang bituka ko kasi nga po inabot ako ng pandemic. Pero sa awa na poong Nazareno, nakarecover po ako. Naghanda po ako ng pagkain para dalhin po rito para ipakain sa gustong kumain. Bagamat pinagbabawal ang pagsampa sa andas, may ilang deboto pa rin na pilit umakyat para makalapit at makapunas sa imahin. Alam na mga ihos yan, kaya pinapakiusap. Sana huwag nang sumampa. Kasi bukod sa nakakabagal, hindi na naman, na-defeat na naman yung purpose ng paglalagay natin, paglalagay ng simbahan ng naka-casing na. So yun ang additional, kaya hindi nakikita yung Nazareno sa loob mismo ng plastic enclosure niya. Sa kabuuan, itinuturing pa rin ng PNP na generally peaceful ang traslasyon. Kabayan, ayon sa Quiapo Church Command Post as of 6 p.m., nasa 800,000 yung mga sumasama o sumusunod sa prosesyon o doon sa andas ng Poong Nazareno. Habang dito sa Quiapo as of 6 p.m. ay nasa 154,000 yung mga kababayan natin na matiyagang naghihintay sa pagdating ng Poong Nazareno. At sa ngayon ay nasa bahagi na po ang andas, ay nasa bahagi na ng Quezon Boulevard at didiretso yan sa Palangka, kanan ng Villalobos, pabalik dito sa Plaza Miranda. Kabayan. Patay ang isang turistang Russian habang sugatan ang dalawa pa niyang kababayan matapos mahulog sa bangin ang sasakyan nila na kotse sa barangay Gibawangan, bayan ng Barili sa Cebu, Lunes ng hapon. Ayon po sa hepe ng Barili PNP, nagrenta ng sasakyan ang isa sa mga biktimang Russian na ilang buwan nang naninirahan sa Cebu para ipasyal ang dalawa niyang kababayan. Pagdating sa pakurbadang bahagi nang daan sa sitio Tayong, napalihis ng linya ang kotse at nahulog sa bangin na may lalim na 200 talampakan.
Sa inisyal na imbisigasyon, lasing ang driver ng kotse. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa Russian Embassy at sa may-ari ng nahulog na sasakyan. Samantala, patay din ang apat na sakay ng isang AUV nang mahulog sa bangin sa Barangay Gunyan sa bayan ng Siayan, Zamboanga del Norte noong Sabado. Makikita po sa video na binahagi ng netizen ang pagkahulog ng sasakyan. Ayon sa isa sa mga responder na si Leonard Flores, pahirapan ang pag-rescue sa mga biktima dahil sa lalim ng bangin. Inaalam naman ng mga otoridad ang dahilan ng pagkahulog ng sasakyan. Patay ang dalawang magkapatid na lalaki nang masunog ang kanilang bahay sa Purok Kaunlaran, Barangay Saloy, Kalinan, Davao City, Lunes ng gabi. Na-trap sa sunog ang 14 at 13 taong gulang na magkapatid na pawang mga persons with disability at hirap makalakad ayon sa Kalinan Fire Station. Wala sa kanilang bahay ang ama ng mga biktima. Inaalam pa ang halaga ng pinsala ng sunog at ang naging sanhi nito. Nasunog din ang Malita Central Elementary School sa bayan naman ng Malita sa Davao Occidental. Sa video na ibinahagi ni Dennis Pardillo, makikita ang malaking apoy na lumamon sa mahigit 10 classroom. Patuloy ang imbestigasyon ng BFP para matukoy ang sanhi ng sunog. Isang coffee stall sa Lahog, Cebu City ang pinasok ng isang lalaki. Naganap ang insidente pasado alas 5 ng umaga nitong Lunes. Kita sa CCTV na binaklas ng lalaki ang panel ng tindahan at sumampa sa counter para siya'y makapasok. Ito'y kahit pa marami nang dumaraang tao at sasakyan sa labas. Binuksan ng suspect ang mga cabinet pero wala siyang natangay. Napag nakawa na rin pala ang tindahang ito noong Oktubre, kaya hindi nag-iwan ng cash at mahalagang gamit ang may-ari at mga empleyado. Pinaghahanap ngayon ng mga pulis ang isang lalaking tumangay ng cellphone sa isang tindahan sa Barangay Poblasyon, Mawab, Davao de Oro noong Biyernes ng umaga. Sa kuha ng CCTV, dumating ang suspect na sakay ng motorsiklo sa tindahan ni Ana May Hagape. Nang mapansing walang tao sa tindahan, kinuha niya ang cellphone na nakapatong sa isang printer. Hindi naman ito natangay ang isa pang cellphone na nakacharge. Agad na sumampa sa kanyang motorsiklo ang lalaki at saka umalis. Bumaba po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Nobyembre 2023 dahil sa mga negosyong patok tuwing holiday season. Umaasa naman ang pamahalaan sa pagdating ng foreign investments para maparami pa ang dekalidad na trabaho ngayong 2024. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Sa dami ng nag-arkila ng van ni Mang Ray simula Nobyembre hanggang sa pagtatapos ng 2023, halos hindi na siya nagkanda-ugaga sa kababiyahe. Pero sulit naman anya ang pagod dahil higit pa sa doble ang kinita niya bago nagtapos ang taon. Yung mga balikbayan, yun, nagpapati sa probinsya, marami din kaming kliyente ng Ondas. Talagang di namin alam talaga sino yung aming sisirban. Ayon sa Philippine Statistics Authority, isa ang sektor ng transportasyon sa mga nakalikha ng maraming trabaho noong Nobyembre. Particularly yung related sa mga tourism industry, no, yung sa mga pag-hire ng mga buses, tour operators and the like. Umakyat ang employment rate sa bagong record high na 96.4% o 49.64 milyon na Pilipino ang may trabaho noong Nobyembre mula 95.8% o 47.80 milyon noong Oktubre. Habang ang unemployment rate bumaba sa 3.6% noong Nobyembre o katumbas ng 1.83 milyon mula 4.2% o 2.09 milyon na walang trabaho noong Oktubre. Sabi ng isang eksperto, marami ring nagkatrabaho sa sektor ng agrikultura dahil na rin sa suporta ng gobyerno sa mga magsasaka para matugunan ang kakulangan sa supply ng pagkain. Pero dahil seasonal ang ibang trabaho, nanatiling nasa 11.7% ang underemployment rate. Ibig sabihin, marami pa ring mga Pilipino ang naghahanap ng mas magandang trabaho o dagdag na pagkakakitaan.
kagaya ni Mang Ray, na balak ulit bumalik sa mga sideline ngayong tapos na ang Burr Months. Itong January, wala na, mahina na. Back to normal talaga eh. Kaya balak ko nga sana mag-extra-extra uli sa taxi. That's typical. Tumaas yung number of employed and not all of them could be absorbed in terms of the full employment. Naniniwala naman ng isang ekonomista na magpapatuloy ang paglago ng labor market nitong 2024. Kita-kita natin, patuloy pa rin nagre-recover yung mga hard-hit sectors ng pandemya tulad ng tourism, no? Both local and foreign tourism. So tuloy-tuloy pa rin, no? Alaki pa ng potensyal, no? Kaya naglilikha pa rin yun ng maraming trabaho, lalo na sa countryside. Umaasa naman ang Labor Department na mas madadagdagan pa ang mga dekalidad na trabaho sa tulong ng mga foreign investment sa bansa. Yung kung quality jobs ang talagang hinahanap natin, and hopefully with the pledges and commitments po ng mga foreign investors kay Presidente, ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., sana po magkaroon na ito ng realisasyon. Isinusulong din ng National Economic and Development Authority ang pagpapalawak ng digital economy para bigyan ng mas maraming oportunidad ang kabataan at mga babae para makapaghanap buhay kahit nag-aaral pa o kaya naman ay nag-aalaga ng pamilya. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Gretchen, isa sa mga deboto ng Nazareno ay ang kapamilya actor na si Coco Martin. Tuloy ba ang kanyang panata? Yes, Ate B, tuloy na tuloy. Nakiisang bida ng FPJ's Batang Quiapo na si Coco Martin sa pagunita ng pista ng itim na Nazareno ngayong araw. Isa si Coco sa mga artistang matagal nang deboto ng Nazareno. Kaya hindi niya pinalampas ang pagkakataong magpatuloy ang panata at debosyon. Sa harap ng libu-libong deboto, pagkatapos ng Misa Mayor sa Quirino Grandstand Martes ng umaga, ibinahagi ng kapamilya actor ang bunga ng kanyang debosyon, kung saan nagsimula siya sa pinakamababa hanggang sa nagtagumpay sa kanyang karera. Binigyan din ng aktor na may dahilan at layunin ang anumang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Napakarami mga kwento nagsimula sa pinakamababa, sa pinakamaliit. Dahil nagsinigap sila at tinahan nila ang kanilang hanap buhay, nagtagumpay sila sa kanilang buhay. At ganun din po ang nangyari sa akin. Nag-alay ng kanta si Tippi Dos Santos para sa kanyang ina na pumanaw matapos maaksidente sa South Korea. Nahaluan naman ng lungkot ang kasal ni Robbie Domingo nang pumanaw ang kanyang lola sa mismong araw ng kanyang pag-iisang dibdib kay Mikey Pineda. Nagpapatrol MJ Felipe. Bumuhos ang pagbati sa newlyweds na sina Robbie at Mikey Pineda Domingo sa araw ng kanilang kasal. Pero agad itong nabalot ng kalungkutan pag-alis ng mga bisita. Ibinahagi ng kapamilya ko sa Instagram na paalis na sila sa wedding venue nang umiiyak na ipagtapat ng kanyang ina na pumanaw na ang kanyang lola umaga noong mismong araw ng kasal. Hindi ito agad sinabi ng pamilya ni Robbie para hindi mawala ang focus sa kasal. Ang kanyang lola na kung tawagin niya ay ina, ang nag-alaga kay Robbie noong bata pa siya. Saya naman ang ipinabaon ng theater at TV actress-singer na si Tippi Dos Santos sa kanyang ina sa burol nito. Kasama si Sam Concepcion, kinanta nilang dalawa ang kanilang hit song na Dati. Pumanaw ang ina ni Tippi matapos magtamo ng major brain at body injuries sa isang vehicular accident sa South Korea pagkatapos ng araw ng Pasko. Ngayong Martes, inilibing na ang ina ni Tippi sa Loyola Memorial Park sa Marikina. MJ Felipe, ABS-CBN News. Aarangkada na bukas ang imbestigasyon ng Senado sa apat na araw na malawakang blackout sa Panay Island sa Western Visayas. Naninindigan naman po ang National Grid Corporation na hindi sila ang dapat sisihin. Nagpapatrol Alvin L. Chico. Balik normal na ngayon ang negosyong pizza ni na Asha. Pero nang nag-brown out noong nakaraang linggo, mahigit 100 piraso ng frozen pizza dough ang nasira. Cycle po kasi yon, dispatch and gawa ulit. So hindi lang po yung 17,000 for dispatch yung nalugi sa amin. Yung next cycle namin nasira na po siya ng tuloy-tuloy.
gusto mang maningil ni Asha, wala naman siyang alam kung sino ang dapat managot sa luging aabot na mahigit 50,000 pesos. Siyempre po, gusto din namin ng accountability. But then again, sino po yung sisingilin namin? Where do we go? Kanino po kami magre-reklamo? Sa Japan pa nakabase si Asha, pero sa Iloilo ang kanyang maliit na negosyo. Dito sa Pilipinas, bukas na aarangkada ang imbestigasyon ng Senado kaugnay sa malawakang blackout sa Panay na ang layon ay masagot ang mga tanong na sino ang may kasalanan at sino ang dapat managot sa insidente. Kung si Senador Sherwin Gatchalian ang tatanungin, dapat tingnan kung ginawa ba ng National Grid Corporation ang nararapat para maiwasan ang problema. Kaya nga tayo may system operator. Ang bukod tanging trabaho ng system operator, balansin yung sistema. Nung pumalya yung planta, walang ginawa yung system operator, hinayaan lang. Ang dinidiin kasi ng NGCP, planta ang unang nagkaproblema at hindi sila nasinundan pa ng pagpalya ng marami pang power plants. Pero ayon sa ERC, nung nagsabay na yung 150 at 83, tapos may dalawang oras pang pagitan. Ang tanong nga ay, NGCP, ano bang ginawa mo during that 2-hour window? Yun yung hinahanapan pa rin natin ng sagot. Ang mapatutunayang may kasalanan o kapabayaan pwedeng pagmultahin. We can impose up to 50 million pesos of fines and penalties under the EPIRA. Pero paliwanag ng NGCP, hindi nila pwedeng gawin ang manual load dropping o bawasan ng load noong January 2 dahil stable naman ang sistema kahit bumagsak na ang unang planta. Sino mag-a-anticipate na 6 na planta ang babagsak? Kasi ang voltahe mo, stable. So walang dahilan na nanggagaling sa transmission system upang may karagdagang power plant na bumagsak. Hindi ganun kagaling manghulang NGCP. Kaliwat ka ng banat ang inaabot ngayon ng NGCP, pati ang prangkisa nila ay nanganganib na masilip, kaya may pakiusap sila sa mga nag-iimbestiga. Bigyan lang kami ng patas na panahon at patas na pagsusuri ng mga datos na ihain namin at dapat siguro makita nila yung katotohanan na walang bahid ng spekulasyon, ng hula o ng politika. Ilalabas na rin ng Energy Regulatory Commission sa Marso ang resulta ng audit sa mga gastos at sinisingil na rate ng NGCP sa mga consumer. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Tiwala ang Toll Regulatory Board na maipapatupad ang total cashless toll collection sa lahat ng pangunahing expressway sa bansa ngayong taon. Ayon kay TRB spokesman Julius Corpus, patuloy ang dry run ng kanilang cashless program at target nilang isama rito ang lahat ng toll plaza sa Hunyo. Pagkatapos anya ng dry run, ay magpapasya ang Department of Transportation kung kailan sisimulan ang full implementation. Layo ng programa na mapabilis ang mga transaksyon sa mga toll gamit ang RFID. Dagdag ni Corpus, magsasagawa rin sila ng pilot run sa darating na Miyerkules para matest ang paggamit ng iisang RFID account sa lahat ng expressway. Target nilang ipatupad ito simula sa Hulyo. If everything is okay, we will recommend to the DOTR kung pwede lang i-re-implement yung tinatawag nating total cashless transaction sa lahat ng ating mga expressways. Now, we will have to abide by the decision of the DOTR by then. Narito naman ang lagay ng panahon sa bansa bukas, Miyerkules. Magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan ng easterly sa Northern Mindanao at Southern Leyte. Sa mga kababayan po natin dyan, partikular sa Caraga at Davao Region, maging handa sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Luzon, maulap na kalangitan na may tsansa ng mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan naman sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon dulot ng amihan. Localized thunderstorms naman ang makakaapekto sa natitirang pangbahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, Palawan at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao.
Nilinig po ng magnitude 6.7 na lindol ang Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, Martes ng madaling araw. Naitala ang intensity 4 na pagyanig sa ilang lugar sa Sarangani Province at intensity 3 naman sa South Cotabato at Davao Region. Lumikas sa pinapasukang gusali ang ilang BPO employees sa Matina, Davao City matapos maramdaman ng lindol. Wala namang naitalang pinsala ang Office of Civil Defense Region 11 kasunod ng lindol. Pinabulaanan naman ng FIVOX at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 12 na may kinalaman ang paglitaw ng libo-libong isda sa dalampasigan ng maasim sa Sarangani Province sa nangyaring lindol. Ang dahilan umano nito ay ang upwelling o ang proseso ng pag-angat ng malamig na tubig sa dagat. Posible rin na may malaking predator na humahabol sa maliliit na isda. Nakapagtala ng 51 aftershocks ang lindol na nangyari mag-aalas 5 kaninang umaga. Live pa rin tayo mula dito sa May Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila. At ang andas po ng mahal na poong Nazareno ay nasa may paligid na ng Quinta Market. At yan po papunta ng Villalobos ang naturang andas. Mga ilang sandali na lamang po ay malapit na yan dito sa may Quiapo Church. Samantala, marami po ang nasugatan, nahilo at tumaas ang presyon dahilan sa siksikan at kitkitan ng napakaraming debotong dumagsa sa mga daraanan ng andas ng poong itim na Nazareno. Maliit na sakripisyo nila ito sa mga kahilingan nila kay Heso Kristo. Nagpapatrol, Bianca Dava. Sa dami ng mga debotong dumalo sa prosesyon o traslasyon ng itim na Nazareno mula Quirino Grandstand pabalik sa Quiapo Church, hindi na iwasang magkatulakan at magkagitgitan ang mga nais makalapit at makahawak sa andas ng puon. Sa tala ng Philippine Red Cross, hanggang alas 4 Martes ng hapon, higit 600 ang nabigyan ng atensyong medikal sa mga PRC First Aid Station. 183 rito ay minor cases, kabilang ang mga nagalusan, nahilo, nahirapang huminga at tumaas ang blood pressure. 6 ang ginamot dahil sa head trauma, nahimatay at may suspected ankle fracture, habang 28 ang dinala sa ospital. Mas kaunti naman ang naitala ng Department of Health. May naitala po tayong 453 according sa records po natin. Pero ang nakakatuwa pong ibalita, lahat po ito ay minor lang po. Siyam lang po ang pinadala natin sa ospital kasi po ay inaagapan lang po natin yung kanilang mga nararamdaman at hindi na po natin kaya i-manage. Naka-alerto ang mga medical stations sa paligid ng Quiapo Church bago pa man makabalik doon ang andas ng puon. Isa sa mga unang ginamot, ang 61-anyos na si Ronaldo Suarez na nahilo dahil sa init at sa haba ng kanyang nilakad. Kwento ni Mang Ronaldo, 4 beses na siyang na mild stroke. Pero nalagpasan niya ang lahat ng ito dahil anya sa kanyang dalangin sa puon. 1980 pa ako namamanata hanggang ngayon. Ilang taon na, 44 years na. Sabi nga ng doktor ko, ang lakas ko sa itas eh. Sunod-sunod ding nagpagamot ang mga debotong nasugatan sa paa na sumama sa prosesyon ng nakayapak. Since hindi makapasok yung mga sasakyan, kailangan namin talagang maglakad and ayun na paltusan ako. Nag-start yun sa family ko since nagkasakit sila, then may mga paniniwala sila na because sa poong Nazareno, deboto sila and napagpatuloy na ng mga generation nila. Pasado alauna ng hapon, bahagyang nagkagulo sa labas ng simbahan matapos dumating ang ilang deboto, daladala ang bahagi ng lubid na kumahatak sa andas. May ilang naipit sa komosyon at agad dinala sa mga medical station. Nasugatan din ang mamamasang si Joseph Cruz na taga Valenzuela. Pero hindi niya ito alintana dahil mahalagaan niyang magpasalamat sa Nazareno sa unti-unting pagaling ng kanyang anak. May anak po kasi ako special. Na halos hindi po talaga, lupay-pay po talaga ako. Sa awa ng Diyos po, medyo lumalakas, tumatayo, halos tumatayo po siya. Sana patuloy yung paggaling mo. Alam ko, nandiyan lang siya, nasa tabi lang sa'yo si Pong Jesus Nazareno, anak.
Tulad ni Joseph, baliwala sa maraming sumabak sa siksikan sa prosesyon ang hirap at mga sugat na tinamo. Anila, maliit na sakripisyo ito kumpara sa hindi mabilang na mga kahilingan nila sa poong itim na Nazareno. Bianca Dava, ABS-CBN News. Nasungkit ng 2023 Metro Manila Film Festival ang bagong record sa may pinakamataas na kinita sa bentahan ng tickets sa mga sinihan. Inanunsyo ng MMFF Execom na pumalo na sa halos 1.1 billion pesos ang gross receipts ng 10 pelikulang kasali sa MMFF. Nalampasan na nito ang record noong 2018 MMFF na halos 1.061 billion pesos. Pinalawig hanggang January 14 ang pagpapalabas ng lahat ng 10 pelikula ng MMFF dahil na rin sa hiling ng publiko. Ayon pa sa komite ng MMFF, wala nang gaganapin na Summer Film Festival at sa halip ay susuportahan na lamang nila sakali magkaroon ng pista ng pelikulang Pilipino. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng MMFF na pananagutin nila ang mga namimirata sa pelikulang Rewind. Nakikipag-ugnay na sila sa cybercrime group ng NBI para matugis at mapatanggal ang nasabing sites. Umaasa si South Korean star Park Yong-sik na marami siyang makikitang fans sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas sa susunod na buwan. Ibinahagi rin ng singer-actor ang mga dapat abangan sa kanyang ngayong taon. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Puspusa na ang naghahanda si Park Yong-sik para sa kanyang Secret Time fan meet dito sa Pilipinas sa February 17. It will be an event where many of my fans could actually participate, and also the OSTs that I've actually sang in my dramas, maybe you can also expect those. And I have prepared a lot to have a great time. Ayon sa singer actor, nag-enjoy siya sa kanyang huling pagbisita sa bansa noong 2019. Mula sa pagkain hanggang sa panahon at pati na rin ang pagkakataong makasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. It actually gave me a feeling that I would not like to go back to Korea. So I have those good memories with the Philippines. Sakaling makakapag-timeout siya sa kanyang busy schedule, ang Pilipinas anya ang isa sa kanyang pinakagustong destinasyon para magbakasyon. I really love scuba diving, and I heard that Philippines is actually the best spot for many good islands that I could visit in the Philippines. Bukod sa fan meet, inaabangan si Yong-sik sa series na Dr. Slump na ipapalabas sa January 27. Makakasama niya sa serye ang Dear Star na si Park Shin-hye at iinog ang storya nito sa dalawang doktor na na-burnout at kalaunay nagkaibigan. I think this is the drama that I actually relate myself too much, and I laughed the most while actually filming it. So I guess you guys can expect much from it. There are a lot of points that actually people can be comforted, and they have portrayed the word slump in a way that, in a funny way and also in deeply. Sabi ni Yong-sik, ito ang kanyang most memorable project, kaya umaasa siyang ikakatuwa rin ito ng mga manonood. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Hawak na ng mga pulis sa Balayan, Batangas ang driver at bodyguard ni Police Major Alan De Castro na pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Samantala, hindi na naman sumipot si De Castro sa preliminary investigation. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Lumantad ngayong Martes sa Balayan Municipal Police Station si Jeffrey Magpantay sa umano ang driver ni Police Major Alan De Castro na inireklamo ng kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Silang dalawa ang pangunahing suspect sa kaso kasama ang tatlong iba pa. Si Magpantay din ang itinuturo ng dalawang testigo na nanutok umano ng baril sa kanila nang makita nilang inililipat ng tatlong lalaki sa isang pulang SUV ang isang dugoang babae na pinaniniwala ang si Camilon. Gusto po niya dito mag-stay si Jeffrey Magpantay. Okay. Kung ano po yung legal process na gumugulong, maging readily available po siya sa course of the procedure po ng legal ng case po niya.
Dagdag ng balayan PNP, mas komportable umano si Bagpantay na manatili sa istasyon ng pulisya dahil malapit ito sa kanyang mga kaanak. Hindi nagpaunlak ng panayam si Magpantay at di rin siya nagpakita sa media. Pero nakitang dumating sa istasyon ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Nilinaw naman ng mga pulis na hindi nakakulong si Magpantay dahil wala pang kasong na isasampa sa kanya. Samantala, nagpatuloy naman ang preliminary investigation ng kaso sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Dumating ang mga kaanak ni Catherine at ikinatuwa ang paglutang ni Magpantay. Nagkakaroon ako ng pag-asa kahit na nga ika nandoon yung takot ko. Pero alam kong unti-unti ko nang malalaman kung nasaan ang aking anak. Kahit nandoon ang takot, alam ko magkakaroon ng linaw. Yung pakiramdam ba na, pero sana ligtas siya. Sana wala silang ginawa kahit anong masama sa aking anak. Hindi naman uli nagpakita si De Castro sa pagdinig at naghain lang ng counter-affidavit ang kanilang kampo. Okay naman siya, he is good aside from a fever. Meron siyang sakit. Pero gusto niya sana pumunta? Sana. Kaya lang medical concerns prevented him from going. Gaya umano ng mga magulang ni Camilon, nais din ni De Castro na makita na ito. Concerned kami dun sa kapwa-tao like si Miss Catherine Camilon. Sana safe, sana okay siya, sana she is well and good. October 13, 2023 pa nawawala si Camilon sa January 17 ng susunod na pagdinig sa reklamo. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Giniit po ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na hindi panggigipit ang ginawa niyang paghain ng reklamo laban sa nagdawit ng kanyang pangalan at nag-post ng video ng umano'y destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna naghain ng reklamo si Acorda laban sa isang retiradong opisyal ng AFP dahil sa paglabag umano nito sa cybercrime law. Giit ni Acorda, bagamat nire-respeto niya ang freedom of speech at freedom of expression ng bawat isa, agad pa rin siyang aaksyon sakaling may makita siyang mali ukol dito. Dagdag ng opisyal, hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng PNP personnel. Samantala, kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na isangang retired officer ng AFP ang sinampahan ng reklamo ni Acorda. Mga debotong may matatag na pananampalataya ang hinatiran ng alalay at suporta ngayong araw ng Lingkod Kapamilya Katuwang, ang ABS-CBN Foundation, bilang pakikiisa sa traslasyon ng Poong Nazareno. Madaling araw ng Linggo, January 7, 2024. Maagap na naghanda ang Lingkod Kapamilya. Dahil pagputok ng araw, bumungad na agad ang mahabang pila ng mga deboto ng itim na Nazareno. Sila ang pakay natin sa loob ng dalawang araw na mobile kitchen sa Quirino Grandstand. Matanda, bata, o may kapansanan man, iisa ang kanilang pakay. Ang magpasalamat at magpakita ng pagmamahal sa Poon. Gusto ko lang isalin sa kanila para malaman din nila na in the future, pwede kaming manalangin sa kanya, humingi ng pasalamat at yun, manampalataya sa kanya. Noong January 7, namigay ang Lingkod Kapamilya, katuwang ang ABS-CBN Foundation, ng mahigit 2,000 hot meals at bottled water. Kinabukasan, January 8, panibagong batch ng halos 2,000 aros kaldo at bottled water ang iniabot naman sa hanay ng mga mananampalataya. Kabayan, kung kayo po ay nagtataka na hindi nyo makontak ang inyong mga kamag-anak, kaibigan o sino man sa may paligid po ng Quiapo Church, ang dahilan po ay pinutol muna ang signal ng cellphone ng ating mga otoridad upang bahagi po ito ng seguridad na pinatutupad dito sa paligid ng Quiapo Church. Samantala, nagkakagulo na po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga pulis na siya nagbabantay sa pagdaan ng andas ng mahal na Nazareno. Ito na po yung andas niya. Medyo bumabaga lamang po dahilan sa alam naman natin na naputol ang lubid ng andas. Pero kaya po nagkakagulo
ay dahilan sa nasa may Villalobos na. Ang Villalobos Street po ay katabi lamang namin dito at yan ay diretso na papunta sa gate ng simbahan. Sa ilang minuto na lamang po ay makakapasok na ang andas ng poong Nazareno. Samantala, dalawa pong alagad ng simbahan ang nagbahagi ng kwento kaugnay sa mga nakita nilang himala at tiwagang dala ng imahen ng itim na Nazareno. Aminado silang minsan nilang kwenestyon ang debosyon ng mga namamanata. Pero ganap silang nagbago at ngayon kapwa na deboto ng poong Nazareno. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Pitong taong nagsilbi bilang assistant parish priest ng Minor Basilica of the Black Nazarene si Father Douglas Badong na naging aktibong mukha sa taunang traslasyon sa Quiapo Church. Pero aminado siyang noong wala pa siya sa Quiapo Church ay may mga tanong siya sa pamamanata ng mga dumadalo sa traslasyon. Ang pananampalataya o debosyon sa poong Nazareno ay isa naman ito sa mga hindi napag-usapan o hindi na ituro sa amin noong kami ang mga seminarista pa. No, kaya sabi ko, bakit ba sila nagsisiksikan? Bakit kailangan pang gawin? Eh, sabi nga natin, no, pwede ka namang magdasal, pwede ka namang umawak, no, ng, kasi buong taon nandiyan naman ang imahin. Pero kalaunan-a niya ay naunawaan niya ang kanilang debosyon sa tulong ng Hijos del Nazarenos at iba pang naglilingkod sa simbahan. Naramdaman din niya ang anyay tila paggamit sa kanya ng Nazareno para maging tulay ng panalangin ng mga tao. Merong hiwaga na kapag nasulyapon mo talaga yung mukha, yung Nazareno, ha, kahit ito ay imahin lang o statue lang, magugulat din ako, no, na true. May maraming tao humihiling ng panalangin. And then babalik sila, Father, salamat po, wala na akong sakit. Gumaling na po ako. Hindi rin dating deboto ng itim na Nazareno ang kura paroko ng St. Rock na Healing Parish sa Tacloban City na si Father Mark Ivo Velasquez. Pero simula na ibigay sa kanila ng Quiapo Church noong 2021 ang isang replika ng imahen na Nazareno, dumagsanaan niya ang mga kwento ng himala at pagpapala. Kwento niya, kahit siya, naging takbuhan na rin ang Nazareno. It's challenging to be a shepherd to a parish of people. There are times na I would even weep alone. Dahil ang hirap talaga, sometimes hindi mo makikita ko at gagawin mo. But in the end, nabibigyan ng solusyon. Nito lang December 30, tila nagparamdam umano sa kanila ang Nazareno habang binibihisan nila ito. Diba yung right ng pabihisit, tinatakpan yung image. So, nung tinakpan na yung image, kasi binibihisan na sila, to our left, sa labas ng simbahan, yung mga tao, they noticed that one of the clouds took the shape of the face ng Nazareno. So they took a video of it and they made a screenshot. Tapos ayun, nakikita mo talaga parang naaninag talaga yung mukha niya. So that was something which consoled us. Kabilang ang mga parokya ni na Father Badong at Velasquez sa mga nagdaos ng sariling traslasyon ng poong Nazareno. Samantala sa Cebu, hinalintulad ni Cebu Archbishop Jose Palma ang pista ng Nazareno sa pista ng Santo Niño de Cebu sa January 21. Libo-libong deboto rin ang dumalo sa traslasyon sa Tagum City, Davao del Norte. Sagrado ka na tungod kay, sagrado siya, tungod kay kanang kahoy, di na siya Diyos. Sabi ni Valle sa mga deboto, ingatan ang imahe ng Nazareno dahil sagrado ito. At mahalin ito kahit imahe lang dahil kinakatawan nito ang Diyos. Nasa 7,000 deboto naman ang dumagsa sa traslasyon sa Katarman Northern Samar simula alas 5 hanggang alas 9 ngayong Martes ng umaga. Umabot naman sa 18,000 ang mga debotong lumahok sa traslasyon sa Cagayan de Oro. Sherry Ann Torres, ABS-CBN News. Mga kabayan, eto po, pumapasok na ng unti-unti ang andas ng mahal na poong Nazareno. Mga nangunguna po ay ang mga banderitas
na kinatawa ng iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Ilang sandali na lamang po ay malapit nang dumaan, malapit dito sa ating kinaroroonan, ang andas po ng mahal na poong Nazareno. Ilang minuto na lamang po yan at tuloy-tuloy po. Nagsisigawan na po mga tao dito sa may Villalobos hanggang dito sa may Plaza Miranda at sa may kahabaan din po ng Quezon Boulevard kung saan nakatambak ang karamihan po ng mga deboto. Ito po kung narinig nyo ang sigawan po ng mga kababayan natin na habang papasok po ang andas ng poong mahal na Nazareno. Iniantabayan na lang ho natin, malapit na ho siya na makapasok. Hindi na ho magtatagal, mga ilang sandali na siguro ay makakapasok na agad sa gate ng simbahan nito pong Quiapo Church. Ayan na po, nagkakagulo na po mga tao at sinasabihan sila na tumabi para makapasok ang andas. Ang humaharang lamang po sa andas ay ang napakakapal na tao na kung saan ay humaharang sa daan na dadaanan din ng andas. Kaya yan po ang nagiging problema kung bakit bumabagal ang takbo ng andas papasok ng simbahan. Although ilang minuto na lamang po habang nagkakagulo mga kababayan natin na gusto nilang makita na ang andas ng mahal na poong Nazareno na kung saan ay hindi rin natin nasaway ang ating mga kababayan na umakyat sa andas. At yun po ang naging sandi kung bakit naputol din ang lubid kanina ng andas na lalong nagpabagal pa sa takbo ng andas papunta po dito sa simbahan ng Quiapo. Ayan na po. Hinti na po. Nagsisigawan ang ating mga kababayan. Papasok na po ng simbahan. Unti-unti na. Ayan na, ilan na lang. Ilang sandali na lamang. Nakikita ko na po mula dito sa aking kinaroroonan ang andas. Mula ho dyan sa banderitas na yan ay malapit na. Malapit na po ang andas. Kita ko na po dito. Kita ko na nasa may kanto na. Ayan, tumatakbo na po yung andas. Tumatakbo na yung andas. At sumisigaw nga yung pong announcer na kung saan ay papadaanin ang andas dahil yun po nagiging dahilan na harang ang andas kaya hindi kaagad makapasok sa loob ng simbahan. Ayan na po, alam ko. Hindi gumagalaw. Ito na, gumagalaw na. Gumagalaw na uli. Andito na, malapit na lang siya. Natatanaw ka mula sa aking kinaroonan ito pong andas ng poong mahal na Nazareno. Mga ilang mga 50 meters na lamang po ang layo niyan mula sa may gate ng simbahan. 50 metro na lamang ang layo niyan mula sa gate ng simbahan. Kaya nakahinto po ngayon ang andas ng poong Nazareno dahil nga sa nahaharang po ng napakaraming tao kaya hindi makalakad ang andas. Ayan, atras abante ang andas. Kaya hindi po makapasok agad. Ilang metro na lang ito, mga 50 metro na lamang ang layo nito mula sa gate ng simbahan at sa kanto ng Villalobos at sa ating kinaroroonan. Nakitang-kita na ho natin dito na dumadaan ang andas ng mahal na poong Nazareno. Huwag lang sana harangin po ng mga tao. Ayan, gumagalaw na mabilis ang andas ng poong mahal na Nazareno. Mabilis-bilis na ang takbo niya ngayon. Ha? Mabilis-bilis na. Ayan na po. Oh. Kita naman nyo sa dami ho ng tao na yan na humaharang sa andas ng poong Nazareno. Nasa may area na ho siya ng Plaza Miranda. Nasa may area na ang Plaza. Nahinto na naman ho. Dahil sa humaharang ng mga tao. Yan ang nagiging problema. Kaya nagiging mabagal ang takbo ng andas ng mahal na Nazareno. At saka yung mga pulis. Yung mga pulis na nagkalat dito. Binuksan na yung gate. Binuksan na ang gate. Ayun. Binuksan na ang gate. Ayun na. Nagdagsaan na po mga tao. Sa may pintuan ng Quiapo Church. Nagpasukan na, nagdagsaan na.
Tuloy-tuloy na. Ito po ang andas. Katapat na namin. Ang andas. Katapat na namin. Ayan na po. Oh. Yan yung nakikita. Ayan na. Ayan na. Na. Naku, naharang na naman. Naharang na naman. Sa dami ng tao, naharang po ang dinadaanan ng andas. Kaya bumabag, ito, lumalakad na naman. Lumalakad na naman ulit. Malapit na, malapit na. Malapit na. Mga 20 metro na lang ang layo mula sa simbahan ng Quiapo. Huwag lang sana maharang pa uli ng mga tao. Mabilis na ito makakapasok sa loob ng simbahan. Ayan na po, kung nakikita niyo sa video, ay nahinto na naman. Nahinto na naman dahil sa naharang na naman ng napakaraming tao. Yung ho pumasok sa may pintuan kanina ng Quiapo Church ay napuno kaagad. Napuno kaagad sa may pintuan ng Quiapo Church. Kaya bumagal ulit ang takbo ng andas ng Poong Nazareno. Ayan o, tumatakbo na ulit. Lumalakad na ulit ang andas. At mga ilang minuto na lamang ay nasa loob na yan ng simbahan. Ang nagiging problema po sa nakikita ko ay ang napakaraming tao na sumasalubong sa andas. Hindi sila mapigilan. Lalo't papasok na po ang andas sa loob ng simbahan. Mga 20 metro na lamang yan. Sana kung gumagalaw, ay kanina pa ako nakapasok yan. Ayan o, atras, abante po ang andas. Dahil kumisan, abante sila, pero aatras na naman kapag sinalubong po ng napakaraming tao. Ayan po ang ating napansin. Ayan, umaatras na naman sila. Umaantas na naman. Ito, umaabante na naman. Umaabante. Umaabante. Umaabante ulit ang antas ng mahal na Poong Nazareno. Ayun na, malapit na. Ayun na. Nasa may entrance na ng underpass. Nasa may entrance. Oh, umatras na naman. Umatras na naman ang andas. Kanina ay nasa entrance na ng underpass. Kung alam nyo dito sa kaya. Ayan po, malaki na naman ang iniatras ng naturang andas. Yun, hila! Ayun po, hinila na. Ayun, bumilis ulit, bumilis. Bumilis ulit ang andas. Huwag sana umatras ito ay ilang metro na lamang. 10 metro na lamang ang layo ng papalakpakan po at nagsisigawan ng mga tao. Dahil malapit na. Malapit na ang andas. Hindi po ito pangkaraniwan sapagkat sa lahat ng napuntahan ko na translasyon ng Mahal na Poong Nazareno ay inaabot po ng umaga. Tapos na ho ang TV Patrol ay hindi pa sila nakakapasok at nababalitaan na lang natin na umaga na sila nakapasok sa loob ng simba. Ito po ay hindi pangkaraniwan sapagkat naging maaga ang pasok ng anda. Marahil po sa binagong patakaran ng simbahang katoliko ng Quiapo Church. Ayan na po. Malapit na. Ayon. Ayan na. Ayan na. Ay, umatras na naman. Kaunting-kaunting na lamang po. Kaunting-kaunting na lamang at papasok na sila ng simbahan. Diyan medyo nagkakahirapan papasok ng simbahan dahil sa napakaraming tao ang umaharang. Ito na. Papasok na talaga eh. Andun sa may gate. Malapit na sa pintuan. Wala, hindi gumagalaw. Hindi pa gumagalaw. Hindi pa rin gumagalaw. Natenga, natenga. Oh, umatras na naman, umatras. Natenga yung andas sa may gate ng Quiapo Church. Natenga ho siya dahil nga sa napakaraming tao na humaharang sa andas, sa likuran at maging sa harapan, sa tagiliran, napakaraming tao. Wala rin pong nagawa, siyempre pa, ang may daan-daang pulis na nagbabantay dito sa dami po ng mga deboto
ng mahal na poong Nazareno. Ito po, natenga na naman. Hindi po gumagalaw. Umatras pa. Umatras ng unti-unti. Ito pong andas. Pero ilan na lamang? Ilang metro na lamang po ito? Mula sa pinto ng simbahan. Ilang minuto na lamang ay pwede na pumasok ito. Yun. Tumapasok na. Ayan na. Ay, nahinto na naman. Umatras na naman. Nahinto na naman. Inaayos muna ho ang pagpasok niyang antas sa lobo ng compound ng Quiapo Church. Ito na, bumabagal nga lamang sa dami ho ng tao na humaharang sa may pintuan ng simbahan. At marami pa mga tao nasa likuran ng andas. Kaya hindi rin makapasok. Oops! Umatras. Salya, pero hindi gumagalaw ang andas ng buong Nazareno. Kahit anong sigaw ng salya, ay hindi po gumagalaw ang andas. Ito. Ito po, nakatenga siya ngayon. Nakahinto siya. Pahingo po. Mahaba pa to. Ay, hindi yung gumagalaw ngayon. Hindi gumagalaw ang andas ng buong Nazareno. Salya. Yun. Gumalaw. Ay, nahinto na naman. Eto, maatras naman. Antras ulit. Yung kanyang ginalaw ay umatras ulit. Kaya natenga na naman. Malapit na, papasok na ho ng gate ng Quiapo Church. Pagkatapos makapasok ng gate, ay papasok na rin ho yan sa main door ng Quiapo Church. Yun na lang ho ang hinihintay para matapos na itong translasyon ngayong taong ito ng Poong Nazareno. Tigil, pinatitigil. Pinatitigil mo. Nagtataas ang ngayon ang kamay ng ating mga kababayan. Ayan na. Hoy, sana dumiretso na. Eto, nakatenga na uli ang Poong Nazareno dahil hindi gumagalaw sa dami ng tao. Kita nyo hanggang ngayon po may mga nagpipilit pa rin umakyat sa andas. Ha? Sa kabila ng lahat, pinagbabawalan. Madami pa rin, no? Madami pa rin. Oh, nagpipilit pa rin umakyat. Oh. Titigas ng ulo. Ayan po, hindi masaway-saway yung mga kababayan natin na patuloy na umakyat sa andas ng Poong Nazareno. Huminto muna. Nakahinto, nakatenga pa rin. Hindi pa rin gumagalaw po. O yan, bumibilang na naman. Wala. Hindi gumagalaw ang andas. Umaatras pa. Salya! Salya, wala. Yo, gumalaw na. Yo, yay. Palakpa, yay.
Kaya na! Oh, papasok na ng gate. Papasok na ng gate. Oh! Ay! Ayaw nang gumalaw. Eh, hindi na gumagalaw ngayon. Yun, 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 yun. Nakapasok na. Oh, palakpakan! Kaya na! Ayan na po, nakapasok na sa mismong gate. Ayan na, sinasara na yung gate. Sinasara na po yung gate ng simbahan. Para tuloy-tuloy na ang andas ng poong Nazareno. Sinasara na yung gate, sinasara na yung gate. Ibig sabihin niya, wala na. Ay na, nakapasok na ako ng tuluyan ang andas ng buong Nazareno. Anong oras? Anong oras? Inanunsyo po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aabot sa 177 miyembro ng PNP ang kinasuhan kaugnay sa ilegal na droga sa NCR pa lamang po yan. Ayon sa Pangulo, ito'y bilang pagpapatuloy ng pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga kung saan kasabay na tinututukan ang hanay ng pulisya. Sa kasalukuyan, nasa halos 152,000 ang mga kaso na pinupursigi sa DOJ sa nakaraang dalawang taon, habang nasa higit na 121,000 na ang napakulong dahil sa ilegal na droga. Umabot na rin nanya sa higit na 10 bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska sa taong 2023. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magandang numero. Kung hindi ay talagang magiging improvement, pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan at iniiwas natin ang mga kabataan natin diyan sa pagpasok sa lifestyle ng drug taking. Tita Winnie, tapos na ang holiday season at ligpitan na ng Christmas tree at mga decoration. Ay oo, Ate B, hindi naman basta-basta itatambak lang yung mga dekorasyon na yan, ha? Kasi kapag maayos nung naitabi, mas mapapakinabangan nyo pa ito ng mas maraming taon. 15 taon ang ginagamit ni Melba makabuhay ang kanyang Christmas tree at Christmas decorations. Taon-taon, kapag oras na ng ligpitan ng mga dekorasyon, sinisiguro niyang malinis muna ang mga ito bago itago. Para sa akin, ang importanteng maitabi ng maayos yung mga Christmas tree para sa susunod na taon, magagamit nating maayos para makatipid tayo dahil sa hirap ng buhay ngayon. Naging winning discarded tip number 1 ni Melba sa pagliligpit ng mga Christmas decorations ang gumamit ng dyaryo o papel at plastic bago ilagay sa box o bag. Binabalot namin ng papel ng dyaryo tapos inagay sa plastic bago ilagay sa mga box. Ang winning discarded tip number 2 naman ni Abita na mahigit 30 years na sa pagninegosyo ng mga Christmas decors, gumamit ng malaking plastic container na may takip at iwasang ilagay sa lugar na maraming moisture. Dapat po yung area na paglalagyan, free from mga pests, tsaka hindi ho ma-moisture yung area kasi magkukoso ng mga defects sa mga lights, mga ganun ho. Kasi yung minsan nagkakaamag ho yung lights. Pwede ho yung mga box kasi lalagyan nyo ho ng mga silica. Yung mga silica dyan lang na bibili ho, marami naman ho niyan. Lalagyan nyo ho. And then, imbis ho na usual na box, na brown box, maganda ho yung Dura box talaga kasi sealed ho siya. Kasi yung alikabok, makakasira ho ng paint finish dun sa mga balls. Pwede siya magkagasgas.
kapag maayos ang storage ng mga dekorasyon, tiyak mas matagal ding mapapakinabangan ng mga ito. Eh, mga kuyang, eto pa isang winning diskarte ha. Sa pagtatago ng Christmas lights, ipaikot ito sa karton, yung mga karton ng mga tissue, mga paper towels, para maiwasang magkabuhol-buhol at hindi madaling mapundi ang mga bulbs at madaling gamitin pagpasok ng bare months ngayong 2024. Oh, 300 days to go na lang. Pasko na ulit. Ako po ay yung Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Lumabas sa survey ng Pulse Asia na mayorya ng mga Pilipino ang nagsabing inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin pa rin ang pangunahing issue na nais nilang masolusyonan na problema sa bansa. Nagpapatrol, Willard Cheng. Ramdam ni Cari Vergara ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kaya hamon para sa kanya na pagkasahin ng budget tuwing namamalengke para sa kakainin ng pamilya. From the seafood, fish, then mga meat, then vegetable, halos lahat, then eggs, lalo na bigas, tumaas. Yung 60 per kilo sa mga minimum wages talaga, hindi siya afford sa 60 per kilo hanggat maaari, mas mababa pa dapat. Yung sahod talaga, depende kasi nga, hindi naman ganun kalaki, hindi siya balance sa inflation. Sinasalamin nito ang resulta ng pinakahuling Pulse Asia Survey na isinagawa noong December 3 hanggang 7, 2023. Kung saan 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing inflation pa rin o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin ang pangunahing issue na dapat masolusyonan agad ng administrasyon. Sinundan ito ng pagtaas ng sahod, paglikha ng mas maraming trabaho at pagbaba ng kahirapan. Ayon sa ekonomistang si JC Punong Bayan, malaking bahagi ng inflation ang pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular ang bigas. Panawagan ni Punong Bayan sa pamahalaan, tutukan ang pangangailangan ng mga magsasaka. Suportahan natin yung production ng bigas sa buong bansa sa pamamagitan ng mas maraming suporta sa agrikultura. Dapat yung mga cold storage facilities, halimbawa pagdating sa ibang mga commodities. Bagamat problema pa rin sa nakararaming Pilipino ang inflation, hindi naman nagbago ang overall performance score nitong Disyembre ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. May paliwanag dito si Pulse Asia Research President Ronald Holmes. Sa pangkalahatan, mga nakaraang administrasyon, nakikita rin natin, medyo hindi ganun kabilis panagutin yung individual. Mas binibigyan diin yung responsibilidad ng kabuuan ng pamahalaan o ng administrasyon. Medyo mas tolerant o binibigyan ng panahon yung mga namumuno at saka na lang sila pinananagot sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang performance rating o trust rating. Karamihan o mayorya ng mga Pilipino ay nagpahayag ng tiwala kina Marcos, Duterte at Senate President Juan Miguel Subiri. Willard Cheng, ABS-CBN News. Aminado ang Filipino-American na si Jokoy na nasaktan siya sa mga batikos kasunod ng kanyang pag-host sa Golden Globe Awards. Dinepensa naman siya ng mga kapwa stand-up comedian. Nagpapatrol ABS-CBN North America News Bureau Chief TJ Manoto. Isang araw matapos ang makasaysayang gabi ng pag-host niya ng Golden Globes Awards, nagsalita na ang film comedian na si Jokoy matapos makatanggap ng sari-saring reaksyon kasama na ang matinding pagbatikos. Sa panayam sa morning show ng ABC News, inamin ni Jokoy na nasaktan siya sa mga negatibong pula sa kanya. Napakahirap niya para sa isang stand-up comedian na mag-host ng isang award show dahil magkaiba ang dalawang trabaho. Aminado siyang isa sa mga biro niyang hindi bumenta ang tungkol kay Taylor Swift. Nininaw niyang pinatatamaan niya ang National Football League o NFL sa paggamit ng kasikatan ni Taylor Swift na lagi siyang kinukunan sa kamera o tinatawag na cutaways. Sa kabila ng mga batikos, may mga sumusuporta at dumidepensa naman kay Jokoy. Isa ang up-and-coming Filipino-Caribbean stand-up comedian na si Keith Pedro na binigyang diin ang napakikiling oras ng preparasyon ni Jokoy. A Hollywood award show? Yeah, very difficult. It's the hardest
You're performing for arenas for people who are there to see you. Now you have to switch up and perform for the most self-absorbed people in the planet. Considering the circumstances, I thought he did the best he can do because that is a gig that nobody wants to take. Para sa sikat na radio show host na si Howard Stern, malaking hamon sa kahit sino, lalo na kung komedyante, na mag-host ng award show na puro mga aktor na nag-iingat ng kanilang image ang nasa audience. It's a ridiculous gig. You got to sit there and goof on people, but goof on them in such a pleasant way that they're like smiling afterwards. I mean, comedians are supposed to be funny. And the only way to be funny is to be cynical. So why would you go to an event where they don't let you be cynical because they'll boo you? Sinagundahan ito ng aktres at host na si Whoopi Goldberg, na dati naka-host ng award show. Brutal aniya ang hosting gigs, lalo na kung hindi mo kilala ang nasa audience. Sa pagtatapos ng kanyang interview sa morning show, ibinahagi ni Jokoy na sana'y mas lumabas ang kanyang natural na personalidad na hindi niya nagawa sa Golden Globes. TJ Manotok, ABS-CBN News, Los Angeles, California. Samantala, matindi ang naging pananabik ng maraming deboto ng itin na Nazareno. Sa muling pagbabalik ng translasyon ng Tratigil dela sa pandemic, para sa ilan, pagtupad ulito ng kanilang panata ang naging misyon. Kahit paminsan, kakambal nito ay peligro. Nagpapatrol, ABS-CBN Chief of Reporters, Jeff Canoy. Tatlong taon na nananahimik sa pandemic ang isa sa mga pinakamalaking pagpapamalas ng debosyon sa buong mundo. Ang traslasyon sa pista ng itim na Nazareno. Kaya naman sa bawat kanto ng lumang Maynila, ramdam sa bawat sigaw at bakas sa bawat muka ang matinding pananabik ng mga deboto ng Nazareno. Gaya na lang ng nakilala naming si Waki Sugi. Higit tatlong dekada na siyang namamanata sa imaheng pinaniniwalaang nagpapagaling at tumutupad ng dasal. Yung tatlong taon na nawala sa amin, susulitin na namin yun. Kung paano, kung ilang taon siya nawala, kumbaga sa ano, yung pananabik namin sa kanya, talagang napakainit eh. Hindi mo masasabing malamig eh. Wala kang masasabing mahirap dito, lahat masarap eh. Nagbalik yung translasyon niya, nandito rin kami, nagbabalik din kami para sa kanya. Ito, biyak yan. Ito. Bakas sa katawan ni Waki ang mga pilat at mga naging kapalit ng kanyang taunang panata. 2018, Thanksgiving yun, nagulungan yung paa ko ng andas, naputol yung daliri ko, tapos nabiyak yung paa ko. Ayan, putol yung daliri ko. Tapos 2015, nahulog kami sa may manhole. Walo kami, may namatay. Awa ng Diyos, buhay pa rin. Ba't ako madadala? Ipagpapatuloy pa rin ito. Masarap. Kumbaga sa ano, sa pakiramdam namin, baliwala yung madisgrasya ka eh. Veterano na si Waki sa pagsalang. Salang ang tawag sa mga magtatangkang lumapit sa andas. Iba-iba ang paraan ng pagtupad ng panata at delikado. May iba na ang layon ay maging mamamasan o yung mahawakan ang lubid at tumulong sa paghatak ng andas. Ang iba sa likod ang pwesto, tatakbo para ibangga ang kanilang katawan at matulungan na umusad ang andas. Ang nakagawian ng marami ang sumampa sa andas. Matapos nga ang ilang taon, nalatigil itong translasyon dahil sa pandemic. Eh, balik na naman, puno na naman ng pula itong mga makikitid na kalsada ng Maynila. Makikita nyo, banda doon, kahit na pinagbawal, tuloy-tuloy pa rin yung pag-akyat ng ilang mga deboto. Ang iba gumagapang pa rin para maabot ang dulo ng krus na nakadungaw palabas ng salamin. Si Waki, lubid ang hinanap. Kasama niya ang 12 anyos na si Adrian na unang beses sa salang. Sa gitna tayo, dito tayo.
Kasama ng ibang deboto, nag-abang sinawaki para sumalang sa pansamantalang paghihirap sa pag-asang susuklian ng pagtupad sa hilig. Matapos matangay ng mga tao, hindi na namin ulit nakita si Waki. Pero sadyang ganyan ang taunang traslasyon. Saglit na magsasama ang mga hindi magkakakilala, pinagbibigkis ng paniniwala na sa kabila ng hirap at sakripisyo, sa huli, may sasalba sa kanila. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Wow, over time na raw. Iyan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At mula dito sa simbahan ng Quiapo, naturang andas mula sa grandstand papunta sa Quiapo ay inabot ng 14 hours and 59 minutes and 10 seconds. Nagsimula ito po ng 4:45 a.m. ang simula ng transasyon. Sa mga gusto pang humabol po ng misa, meron pa tayo hanggang alas 11 ng gabi. Ako po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan!